hindi naman hindi ko siya makita dun sa ano sa bank account ko sa yun yung titingnan ko. Then tas bigla akong parang nung gabi paggabi kasi ako parang pagtahimik na tayo at tulog ko pagising ko parang may meron akong naaalalang scenario tapos pag mga alas 8 alas 9 pag okay yun na yung naisip ko ngayon. So parang may, ewan ko, may sabi ata talaga ako. Yung, may scenario doon na, what if, Roy, nawalan ka ng pera, nawala yung business na ginagawa mo? Do you think, makakabangon ka? And do you think, kikita ka ulit ng lalaki? And do you think, mas ahead ka, lamang ka, compared doon sa mga taong nakasama mo, kilala mo, at kaklase mo, gano'n. Do you think? So nakita ko dun sa parang plus, you know, hindi naman plus pa kasi parang scenario lang na nawala lahat pero nakabalik ako sa posisyon ko. So doon ko umaga, sabi ko, parang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung character na develop yung self na na-create ko, it's worth millions. Yung wisdom, yung skills, talent na na-develop ko na, that's already worth millions. Kasi minsan tayo parang, lagi tayong nakabase sa figure ng pera. Tama. So, doon natin binibase na, uy, millionaire ako kasi may pera ako eh. Pero yung totoong treasure na dala-dala mo na, minsan hindi mo siya nakikita. Kaya minsan nandun yung pinaghihinaan ka, nawawala yung self-value na tinatawag. Yung value mo. Samantalang, di ba, mayroong pearl na nakadyan lang sa lupa. Now, 1,000 years, million years ago, bago lang umakyat tong lupa, di ba? Kasi from the sea. Tapos na-discover na lang, oh, yung pala shell na yun, di pala shell, pearl. Tapos biglang, worth billion. So, sometimes ganun tayo. Yung form, nakikita lang natin kasi hindi mo ina-acknowledge. Kung makita mo, it's just a shell. Yun yung form. Pero nung in-acknowledge ng mga expert na hindi siya shell, but it's a genuine pearl, it's how much? It's billion pala. And nangyayari yun sa katulad natin. Na ikaw mismo, hindi mo ina-acknowledge ang sarili mo na worth millions ka. Kasi masyado kang nakatingin sa figure na kinita mo. Pag ganun ang nangyayari, you're sorry. Kasi hindi mo nakikita yung value mo, yung worth mo. Tama ba? May na-realize ba kayo na, oh, ano, parang pinabayaan ko sarili ko. Ina-acknowledge ko ang ibang tao, sarili ko hindi ko ina-acknowledge. Yung dinevelop ko through the years, yung talent na dinevelop, yung pagod ko, yung sacrifice ko, yung effort ko, yung kinaya ko lahat, yung bigat noon, kinaya ko, nilabanan ko. Tapos yan ngayon ako, hindi ko tinitingnan na I'm a million. I'm worth millions. So, yung skills ko worth millions. Yung talent ko worth millions. So, minsan yung kailangan, natutuwa ka pa kasi ang acknowledgement galing sa iba. Pero ang pinakamalupit na acknowledgement, ang nagagaling mismo galing sa sarili mo. Kasi paano pag wala na nag-acknowledge, nanghihina ka na? Yun ang problema. Nanghihina ka kasi mismong sarili mo hindi mo ina-acknowledge yung worth na yung value na na-create mo sa sarili mo. So, palampakan nyo lang sarili mo. Yung position nyo ngayon, lahat naman dito,
isa lang ang gusto. Alam ko lahat. Iba pag may ganito ka. Pag may ganito ka na, easy. Pag may ganito, everything is smooth. Less effort. Pag may ganito, bago, no? Kasi dito naman lahat babagsak. Lahat na gusto mo, ito lang. Money, it's all about power. Position, it's all about power. Talino, it's power. Leverage, power. Lahat, everything is power. Wealth is? Power. More people? You're powerful. Wisdom is? True friends? It's power. Good team? It's powerful. It's power. Best team? Meron kang best, may magaling kang leader? It's your power. So, lahat din nila alam, or are aware sila, lahat naman, ang ini-inspire talaga dito sa mundo nito, it's being celebrity is very powerful. Being politician, iba high ranking, position is power. Everything is power. So lahat na ginagawa niyo ngayon ay naka-address lahat sa power. Power. Yung speech mo, pag na-develop ng todo, very powerful, makakapag-create ng something you want. Something you need. It's power. But don't forget, for you to have this gift, this position, power, dadaan ka sa matinding. Tama ba? Pressure. Kasi power is pressure. Kung makikita mo yung engine ng aeroplano. Di ba very powerful yan? Pero ang tinding ginagawa niyang kino-convert yung cold air into the hot air, tapos magpapat ang daming frost, ang daming panel na dadaanan yan, and then it will convert lots of pressure, then it will convert ng power. Yung gauge, lots of pressure para sumabot ng power. So, tandaan nyo, para maging power kayo, dapat aware kayo about pressure. The problem, pag hindi ka na, hindi mahirap, kulang kasi intellectual capital, yung stress, yung pressure, pag tinamaan ka nun, para ka may lagnat. Parang may sakit. Nanghihina ka. You're weak. Kasi hindi mo naiintindihan, for you to have a power, you need the pressure. May ang problema, ayaw ng iba ng pressure. Ayaw ng stress. May kaso, kuliktado siya. Relevant siya. Kaya, if you don't know how to handle pressure, hindi ka magkakaroon ng power. Tama ba? Because to have, di ba, you need to understand that marami kang gawin na obligation. Obligation. Obligation saan? Una-una sa sarili mo. Discipline is obligation. Tama. Taking care, diba, yourself para maging healthy lang, diba, it's obligation. Your parents, your inspiration is obligation. Tama. Lahat ng inspiration mo sa buhay, obligation yan. May karelasyon ka, obligation yan. May anak ka, obligation yan.
May team kami na awakan ng obligation niya. Obligation give you pressure. So, kaya kayo ngayon napipressure kasi marami kayong obligation. Tama. Obligation saan? Sa dreams mo. Sa leaders mo. Na too much pressure minsan doon ka na nilalangat. Doon ka na nilos. Kasi hindi mo siya naiko-connect. Pressure from outside world. Kasi mayroon kang obligation sa kanila na patunayan yung sinabi mo. Pressure from your family kasi may sinabi kang after a year, ito na buhay mo. Pressure from your downlines kasi hindi mo na-deliver yung kailangan nila. Hindi mo na-ibibigay or na-bigay yung dapat na kailangan nilang skills or pag-aalaga. Diba? So, a lot of pressure happenings during your travel. Pero, always remember, nasa travel tayo. Pag nasa travel ka, dapat sumasabay ka, gumagalaw ka. Pero pag huminto ka, tumambay ka. Hindi ka makakaalis. Nandun ka lang. So, pressure. Ang yung goals mo is a big obligation na kinumit mo kaya binibigyan ng pressure. Kaya kung ayaw mo ng kaya pag ikaw ayaw mo ng pressure, sinisend mo sa cosmic. Pag minsan, kahit di mo i-complain, sinisend mo sa cosmic, tayo mo na magmamalikas ba? Mas nagko-complain ka sa pressure and stress? Remember, unaware or aware ka sa iniisip mo, nagmamanifest. Kaya umaayaw sa obligation kasi ayaw ng pressure, eh di ayaw din ng power. So, ano bang pinagagalingan ng lahat ng ano? Eh yun, sabi ko inspiration. Yung inaasam-asam mong ano? Well, so ito yung papabigat sa lahat. Ang tanong lang dito, ako si Gideon. Di ba, nakwento ko na sa inyo na sabi ko noon, gusto ko talaga, may agreement ako kay sa universe, kay God, na gusto ko po talaga ng mas gusto. Gusto ko mga parents. Gusto ko mga home. Gusto ko mga videos. Sige po, tatanggapin ko lahat na obligasyon. Lahat na pressure. Para sa kapangyarihan na yan, yung power na yan. Gusto ko yun. So sabi ko, in case magkamali ako, sumablay ako, may complain ako, tanggalin nyo. Ang maganda sa akin, aware ako, tanggalin nyo. So wala akong, kaya totoo lang, wala akong karapatan mag-complain. Humina man ang kita, kumain naman ang production, hindi ako pupunta dito sa kaliwa. Imbis mag-complain ako, ang gagawin ko, kasi alam ko, dead end yan, bangin yan. Pag nag-complain, dead end, bangin. Dito ako sa creativity, kasi dito may another way. Yes, magubat, masukal, madilim, pero 80% aware ako na hindi ako dito malalaglag. I will make a way. I will make a new way. Makakagawa ako dito ng bagong map. Although mas bukal, although hindi na ako, di ba alam kung may mga wild animals, I mean, more in challenge. Pero,
pretty sure na dito hindi ako mananagnan. Compare dito. Dito, shoot na ako sa bangin. Boom! Pag nag-complain ka na, automatic, hulog ka na, tapos na. Dito, at least, may chance ako. Kaya, kung some of you nagko-complain na sa nangyayari sa inyo, nagsisenta ko na ito, ano ba yan? I-question mo na. Pumunta ka na sa, nag-a-attract ka na ng dead end. End of the road. Tapos na ang journey mo. Dito tatapusin ang journey mo. Dito, another journey. So sa pagiging negosyante, bakit? Sabi ko nga eh, in gold chips nga eh. May challenge, ang laki-laki company yan eh. May challenge na dinadaanan eh. O, nakita mo, nung pumasok yung fitness, ano? Hindi, fitness first, kinain din niya ng gold chip. Tapos ang gold chip, kinain ng ano? Anywhere. Oh. Ha? Anytime. Oh, hindi lang siya anytime, anywhere na nga eh. Parang kabuti, parang sinilipino. Laki-laki na, taas-taas na. Dati, nung nakita ko sa New York yan, pwede pala itong ganito. Alas 12, alauna na, si Jim Sina. Tapos dito sa Pilipinas, ang dami na. Bigla, ang dami-dami na. So sabi ko noon, pag-click ba ito? Eh, si Goldstein nandiyan na-established na eh. Pero, after a year, wala, kinain si Goldstein. Kasi aggressive siya. Kasi creative siya. Oh, wala kang gabi, akin ang gabi. Wala ka dito, wala ka sa terminal, wala ka sa may call center, wala ka, mayroon ako dito. So creative siya, nag-create siya ng path sa market. So yun ang ugali ng negosyante. You will make your own path sa market, which is ginagawa niyo na ngayon, which is tama. Kaya lang lagi ganito. Yung sakit ng success, may success tayo. The problem is, ang sakit ng success, ang disease ng success, once na-accomplish mo isang bagay, yun nag-i-stop sa loob. Para maging creative ulit. Para sa new challenge. O, tama ba? Kaya sabi nga, na-overwhelm. Ang sakit ng success is overwhelm. Ang overwhelm is comfort zone. So, alam naman natin, kung na-comfort zone ka, dead-end ka ulit. Tama. Hindi ka nagiging creative na rin. Kaya nga, ang hirap turuan ng taong kumikita. Kahit minsan, alam mo may mali. Pero once may hawak ng pera at kumikita, hirap turuan ng tama yan. Matuturuan mo ang taong kumikita pag ano, bumulusok sa baba. Kaya minsan ako, okay, sige mag-failure na, kasi makikinig yan. Pag humina ang kita, okay yan, mas humina kita, sige magsasalita ako, kasi makikinig yan. Kailangan tayo na. Nararamdaman yun sa mga delusyon, pag hindi kumikita yan, pero meron talaga iba, hindi na kumita, lumayo na. Dead end na yun. Pero at least, ang maganda doon, pag yung hindi kumita, nakinig, yan, okay yan. Pero hindi na kumita, lumayo na, magpapahinga, may kanya-kanyang process, may taong, pag bumagsak ang kita, automatic, ang bilis sa changes. May taong naman na, bumagsak, maglalaylo muna, papahinga, tapos pag medyo naray ka, oo nga, mali-mali, ang tagal ng realization, babalik ulit. At ano naman, boom! Eh dahil nga may millions attitude na, yun siya sabi mo nina, may skills na eh. Aarat ulit yan. Kaya lang pagdating dun sa legal success, ano mangyayari ulit? Overwhelm. Ang hirap naman turuan. Ang hirap ulit mag-adapt ng anong bago. Yan ang problema dito sa success eh. May mga bago, hindi i-adapt. Just what happened, just like what happened sa mga dating big-time earner, or kilalang earner sa ganitong industry na tinatawag na offliner. Nung they have this success, nakikinig pa sila sa mga onliner? Pinagtatawanan nila ang onliner. Nung pumutok ang online, bam, 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 shh!
it showed na okay, effective, consistent ang ano niya, ang growth niya, and may success na, at may pinapakita ng resulta, at effective pala, hindi pa rin sila nakikinig. You know why? Because they're still earning. Kasi ang nagtatrabaho sa ilalim na nila, mga ano, offline, onliner na. Pero dahil na nabuhat sila, nakikinig pa sila sa onliner? No. Kasi kumikita pa sila. Pero, dumating sa point na naubos din sila, nakikinig na sila. Pero, meron pa rin attitude, it's too late. Again, nandun pa rin, ayaw pa rin makinig. Ayaw pa rin mag-adapt. Sa tingin mo, mag-a-adapt sila kung ano? Mag-a-adapt lang sila pag totally, they're broke. Pag totally, nasa ilalim na sila. Pag wala akong wala na, dun sila mag-a-adapt. Eh, ang pangit ako galing pag ganun kang negosyante. Tama. At meron namang ganun mga negosyante. Gusto lagi sila una. Sila una, si una. Pwedeng ganun din yun. Kasi, ay, hindi ako nauna dyan eh, kaya hindi na ako dyan. Ay, hindi ko, yung egong ganun, ego trip, ego attitude na, ay, loob first, hindi ako nauna dyan. So, nakakonect ba ako sa inyo? Yes. So, bakit ko sinasabi ko? Of course, naging MC ka. Billionaire's Club. Yan yung, nandiyan yung challenge ngayon. Millionaire Club ka na. Paano mo ngayon i-maintain, susustain yung title mo na Millionaire Club ka part ka ng Millionaire Club na company mo? At kung hindi ka matibay, hindi ka talaga open-minded, mapag-iiwanan ka. May ugali ka pang pagkatamad. Tamad. Kasi yung sabi ko, yung sabi nga eh, it's a big trap yung recognition ng success. Parang pag na-recognize ka na, oy, part ka ng top 500 o kaya Millionaire Circle. Minsan pag na-recognize ka nito, minsan dito pumapasok yung ano, yung VIP. VIP ano? VIP attitude. Very important person. Nadidevelop to. Magpapaka-VIP ka na. Ano na yung okay lang sa'yo maliit? Okay lang sa'yo dapat, hindi pa. May mga requirements ng VIP. Okay na sa'yo maliit. Dapat hindi ka na gano'n, di ba? May mga training kasi ganun, dapat hindi ka nagtatrabaho ng ganyan. Diba? Dapat, diba dapat hindi na ako masyadong ano, mahataw. Kasi sabi ni John Aspirin, ganyan, dalawang tao lang. Sabi ni Adrian dito, dalawang tao lang, yun na. Sabi ni, itong mga tao ito, pinagtuturoan yung tao, kawawa naman, diba? So, nakapasok yung sa subconscious mo. Nag-i-exist yun. So kapag nagkaroon ng VIP attitude, yung tipong, di ba nagka-coach ka, may normal naman sa business, minsan nagpa-fluctuate, di ba? Hindi ka naman lagi mga, wala ka ng coach. Pag may VIP attitude ka, parang nahiya ka ng mag-jeep, nahiya ka ng humata uli, mag-flyers. O kaya kung may coach ka naman, ayaw mo na mag-flyers dyan, ayaw mo na mag-prospect, ayaw mo na magpuyat, kasi VIP ka na nga eh. So again, yung obligation mo, ay pinatalikuran mo na. Yung obligation mo, yung pressure mo, ayaw mo na ng pressure. So ayaw mo na ng obligasyon, ayaw mo na ng pressure, ayaw mo na ng wealth. Tama ba? Ayaw mo eh. Kaya, guys, kung gusto mo to, kailangan mo ng evolution.
You need to ibod time to time, from time to time. Every time na meron kong na-achieve, ibold. 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 Never stop. Ibold. Never stop i-develop ang skills. Never stop palawakin. Never stop maging mabuti. Never stop, di ba, matuto. Di ba? Never stop. Never, never stop. Dapat gumaling kang, gumaling kang, gumaling. Kasi ang taong nagkakaroon ng power, yung taong nag-iibold. Nag-iibold. Gumagaling ng gumagaling ng gumagaling. Eh kung pati simpleng training o magbasa man lang o magmanood man lang, hindi mo na kaya, hindi mo na binibigyan ng obligation kasi parang sa'yo, it's pressure na kahit manood lang o mag-attend lang ng training, sa'yo, pressure na yun sa akin, VIP na ako. O hindi sinasend mo sa cosmic, ayaw mo ng power. So ikaw mismo, unaware ka, ikaw mismo ang nag-a-attract ng negative events sa buhay mo. Ikaw. Kaya nga, lalaro lang tayo dito, totoo to, cause and effect. Ikaw ang lahat ng cause ng effect na nangyari sa buhay mo. Ikaw ang mag-speak. Sa law of universe, kasi, aware ka man or unaware ka, there's no exception sa law. Kasi batas as batas. Batas ay batas. Kaya, kailangan mong alamin kung ako ba'y lumalabag na sa batas ng universe. Ako ba, nasisira ko na ba yung positive attraction? Ako ba ang galaw ko ba is positive attraction pa? Ako ba yung mga decision ko ba is positive attraction pa? Yung mga decision ko ba, yung mga iniisip ko ba, align pa sa positive attraction? Or negative attraction ako. Dalawang attraction, tandaan nyo, kala nyo, attract. O positive lang sinasabi mo. Pero nakakaligtaan mo, nagkakaroon kayo ng attraction sa negative. So nagkakaroon din ng another reaction. Your negative reaction, your negative attraction, negative reaction. Kaya nga sabi ko, ingat kayo sa pagiging poverty, mag-isip. Kasi it's negative attraction. Too much worry. It's negative attraction. Pag nag-worry ka, wala na. Hindi mo na ginagawa obligation sa sarili mo. Hindi mo na ginagawa obligation. Pinapabayaan mo na sarili mo. Dina-downgrade mo na. Eh, di ba? Ibold? Upgrade. So, kaya dapat lagi kang nabubuhay sa reality. Ano ang realidad? Kasi minsan nababaliw tayo minsan lagi eh. May nagsali, oh yun. Teka, check lang. I-check mo lagi. Teka, ano bang realidad ko ngayon? Ano ba ngayon? Paano ba ngayon mag-isip? Ano bang sitwasyon ko ngayon? Baka kasi hindi mo na alam ang sitwasyon mo, negative ka na. I-check mo lagi, nasa reality ka dapat. Nandun yung mga pangarap, sige, todo yun. Pero i-check mo lagi ang reality ko ngayon. Diba? Baka pa porma-porma na lang ako, puro-porma na lang ako, piling VIP na ako, pero wala ka na sa reality na dapat may ayusin ka. Baka nasa baba ka na. Tama ba? Baka papapugi-pugi ka na lang sa puro na lang, dahil alam mo, mileage, pero ulang ka na pala dito, kailangan mo na pala mag-aral. Diba? Mali na pala yung discarding mo, negative attraction na pala ginagawa mo. Kailangan ka na pala ng attention. May sakit ka na pala. Binag-usapan natin yan. Di ba yung sakit? Disease? Marami ka na palang diseases. Pero nabubuhay ka pa rin sa pag-angas-angas. Di ba? Pero kailangan, i-check mo yung reality ko. Okay ba ba? Kung gusto yung reality, ito. Di ba? Baka nag-i-emote ka na. Baka nagdadrama ka na. Baka tamad ka na. Baka ayaw mo nang matuto. Baka oras mo pagtatrabaho, baka 1 hour, 2 hours ka lang na nagtatrabaho. Baka hindi ka na rin nakakapag, alam yun, baka hindi ka na rin nakakatulong sa pamilya mo, puro sarili ka na lang din. O kaya baka puro love life ka na lang din, wala ka na dun sa
Di ba? Yung commitment mo sa sarili mo na ibigay mo, yun yung obligation mo sa sarili mo na pagyamanin mo na sarili mo, pagmayaman ka na, mag-overflow yan, may expect yung blessing sa ibang tao. Baka pag-over, pag may mga, baka naman kasi, ang dami mo ng blessing, hindi ka naman nag-share. Hindi ka nag-share sa downlines, baka naging selfish ka na. O kaya, hindi ka naman nakakatulong sa family. So check your reality. Tama. Or pwede rin, baka marami ka na rin downlines, pero ikaw mismo, hindi ka naman nagpapaka-leader pa. Hindi ka na rin nag-i-evolve. Wala kang bagong maituro kasi wala kang pinag-inaaral. Pwede, okay ka na sana, pan-level ka dito, kaya lang, masyado naman ang galawa mo dito. Parang kayo yan, si Gary Norman, masyado nang hailiig, ano to eh. Kaya lang, gusto ni Gary Norman, siya pa rin ang mag-unwan, siya pa rin magsasama. Sabi ko nga kay Eric, sa sitwasyon niya, dapat nagduduplicate na siya ng trainer. Hindi siya laging siya na rin na siya. So, titingnan yung reality niyo kung ano dapat galawan. Ito yung pinaka-importante niya, ito yung pinaka-base. Anong reality mo? Example, baka ang reality mo dito, pero ang galawan mo dito. Example, ang galawan mo dapat ngayon, talagang magpo-prospecting ka ba? Magpa-flares ka, makakausap ka, magbimiti ka, mag-honor ka. Pero, baka, ang galawan mo, wala doon sa reality, ang galawan parang mentor-mentoran ka na. Kaya, check your reality. Kaya, mag-evolve ka. Para, yung pagyamanin mo ang sarili mo. Diba? Pagyamanin mo sarili mo, pagyamanin mo yung skills mo, pagyamanin mo yung talento mo. Okay. The way you talk, di ba, yung charm, di ba, ang nakilang kinikita mo, yung charm mo, di mo pa rin i-develop, mukha pa rin malungkot. Okay ka na eh, yung alam mo yung, okay ka na, yung package mo, okay na, kaya lang, hindi mo ini-evolve ang sarili mo. Kaya, ang itsura mo, malungkot pa rin. Yung reality kasi baka this time na masyado ka naman ma-aura pero itatiming mo eh kasi ano lang yan eh, tamang pagkamada tinatawag, tamang galawan. Minsan kailangan mo na rin umaura pero ito mas sabi humble kasi humble. hindi na rin siya nag-a-align. Tama maging humble ka, pero baka kailangan talaga ilabasin na rin pakpak mo. Correct. Hello? Hi. O kaya lang, yung sobrang malaki ng pakpak, baka kailangan bawasan. So, kaya kailangan, ano bang galawan mo? Anong galawan mo? Hindi ko sinasabing huwag masyadong ano, pero alam mo, tansahin mo kung ano dapat galawan mo. Pero sabi, having a confidence, lalabas yung charm mo, okay yun. Diba? Pero baka minsan, sobra na rin sa confidence. Marunong ka mag-off, mag-on ng confidence. Tama? Ako, marunong ako mag-off, mag-on. Pag kailangan ko i-off yung confidence ko, nakatago yan. Pero pag kailangan ko ng ano, naka-on yan, iilaw yan. Aurahan na yan. So, hindi, para hindi ka mag-drain, marunong ka mag-off at mag-off at saka mag-on ng confidence. Diba? Parang, di ba, pag ikaw performer, pag nandiyan ka na, hindi ka, may salid yan. Kalim yan. Pero mga tapos, nag-recharge. Tama. So, napag-aaralan. Kaya nga, kailangan ng evolution. Di ba? Evolve. Parang yumaman. Pagyamanin mo yung talento mo. Kasi, iyon yung
yun yung hindi mawawala sa inyong million. Yun yung worth na million na nasa inyo ngayon na hindi yan mananakaw. Hindi yan mawawala. Kaya, hindi lahat na Millionaire Circle ay worth million. Sarili. Kaya, i-acknowledge mo na ikaw. I mean, hindi lahat ang Millionaire Circle ina-acknowledge sa sarili ng worth million. And yet, parang naniniwala lang sila kasi by account or na-acknowledge ng company. Hindi ganun. Ang pag-acknowledge ng Millionaire Circle, yung work mo, yung skills mo, na nadidevelop pa, gumagaling ka pa. Ay, ito ang tawa nito, parang nakakalugot to. Gumagano'n-ganon to. Yeah. So, ito ang magandang mga post niya, ang lakas ng dating. Magagamit mo sa prospect mo. Total, sabi ko nga, maganda dun kasi na, which is tools din, which is good din na ano kayo, na acknowledge ka ng kapatid na Millionaire Circle. Kasi, syempre, magagamit mong tools. Makakadagdag. Sabi nga nung akong unang nakabili ng bios, ayan o, kalito. Ngayon ka. Tagal. Sarap yan. Pagpaganda ng boses yan. Hindi ako nalilibig dyan. Dito na ako ng asset ko yun. Sa tawag dito? Ang kasi dahil lang tao dito sa Nicol. Di ba? Coke with layog na yun. Boses yan. Don't believe yan. Nasa ano? Ay, yung bios. Ngayon, may tala akong negosyante, ang negosyo niya siya yung alam mo yung dati MOA, yan MOA, ano pa yan? Siguro mga 50% pa lang dyan tambak. Siya yung nakilala ko na sa negosyante na yung mga truck niya, yung nagdi-deliver from Rizal, dyan nilalagay yung mga lupa. Bali ano to, kakilala to ni, kilala mo kasi Marshall, di ba? Kasama niya sa bilyar, ali sila sa bilyar, ito big time ito, matanda. Sabi, oh, you're a businessman. Yes, sir. Sakyan mo. Bios. Ako, taxi yan. Ano lang pag isipan? Te, di ka makapag-close ng deal pag diyan ang sakyan mo. Ano ba dapat? Benta mo yan, bili ka ng second hand Mercedes Benz. Sige, pang matanda po rin. Hindi. Basta bili ka ng mas hindi ganyan kasi it builds your credibility. Point ko, oo, nasa online kayo para pareho. Ang ganda ng credibility sa online. But you need to evolve. Hindi ka lang natatapos maporma sa online. Kailangan lang rin in reality. Sa reality, may ganun ka rin. May aura ka rin. Hindi lang sa online ang aura. Kahit sa offline, may aura. Kaya obligasyon mo sa sarili mo yun, i-provide yun. Sasakyan. Bahay. Eh, walang plastikan. Kailangan mo i-provide yun. Na nag-upgrade ka, nag-i-evolve ka. Damay-damay yan. Walang katapusan ko. Bili ka lang ng bili. Ganon. Yeah, too much pressure. Eh, wala. Gusto mo ng power eh. Ano usapan natin? Ngayon, walang pilitan. Inisabi ako kasi, walang pilitan. Kung ayaw mo, iba. Huwag kang sumabay sa amin. Kasi baka mahirapan ka lang. Pero kami, dire-diretso to. Hindi to. Eh, ako lalo na ako. Diba sabi ko, thanks God, there's a delay. Lahat na nangyayari, kinita mo na yung delay, hindi yung failure. Maybe not now. Hindi pa ako magaling ganito pag ganun ka-evolve eh. Pero, bigyan mo na ilang taon. Ah, ito po yun.
Sabi ko, sige, mauna na kayo. Mauna na kayo. Pero daw hinto. Pero panigurado, maaabot ko yung naabot nyo at lalagpasan ko. Kasi, iba alam ko. Kasi, yung worth ko, alam ko. Sila, sige, bihan sila ng kotse nyo. Sige, sabi ko, sila sa kanyan. Mabutan yan. Kasi, hindi ko to, ito kasi ang kumapatay. Yung trap sa success. Yung VIP attitude. Yan ang papatay. Kaya tawa-tawa ako dun sa ano eh. Pagdating nila dun sa mga arena eh. Ito, kwento ko lang, walang lalabas ha. Okay ba yun? Yes. Walang lalabas. Yes. Kasi chismis ko eh. Actually, hindi ito chismis. Kasi reality to, nandun ako eh. Pasok ko dun sa room nila. Hindi ako lang, malanakaw kami dun eh. Malanakaw piyati-piyati dun eh. Pero pag umaura, magbiwag-aura ako dito. So, direklamo. Andito ng rooms. Sa ano to, sa arena to, Pilipin arena eh. Dito ng rooms. Wala daw pagkain. Ito, top 20 to ha, top 20. Reklamo, tawa ko ng tawa ko sa'yo. Kaya ko, gusto yung bilang mo kayo eh. Ano ba? Ang liit na bagay ko kukumplain nyo. Pagkain daw, wala. Tapos dinala ng pans ng bihon. Nag-complain sa bihon. Alam mo, nagkukumplain ka, nagpapaka-VIP ka, pero hindi mo kang i-provide sa sarili mo. Poverty ka. Ano ka? Negative attraction. You're going down. Tapos para pa, tingnan mo nga doon sa ano, sa mga staff, baka mas masarap ulam nila. Diyos ko naman po. Baka mas masarap yung pagkain nila doon. Diyos ko naman po, nakipagkumpara pa sa staff. Di ba? Dapat you know how to handle your pressure. Di ba? Di ba? Ako, pagpunta ko doon, kumain ako marami. Masarap ang nakain ko. Kaya ako, nahihingit ba ako sa kanila? Hindi. Busan ko po sa sarap na kinain ko. Binibigyan ng pihon. Ayaw kumain yan. Bakit? Sayang kinain ko, malalagyan ng pihon. Mahal ito. Pangalo, masarap ito. Inasara ko na lang. Ba't ako makain yan? Ang mahirap yan. Sabi ko, meron lang 50 million sa bangko, tapos papakain mo ko na. Nilaloko ko na lang. Sabi ko, bakit bakit mag-complain kayo? Eh, pwede kayong bumili. Malayo daw. VIP na kasi. Pag wala kang VIP, pag wala kang VIP attitude, i-ignore mo yung bagay na yun. Wala sa'yo. Wala. Don't bother you yung mga ganun na bagay na maliit. Hindi yan apektado. Hindi ka din apektado. Diba? Kasi millionaire ang mindset mo eh. Kita-kita ko, maraming tapwerners. Kaya ko, paano ito aangat? Hindi millionaires ang mindset. Diba? Takot sa obligasyon. Takot sa pressure. Takot mag-evolve. Takot aminin ang reality. Hindi takot sa wealth. Tama. Kaya yung salitang millionaire mindset ay napakaganda nun to nalamdamin nyo at ilalagay nyo sa utak nyo. Ang millionaire mindset, hindi umayaw sa trabaho yan. Hindi yan tumutulak ng trabaho. Sige. O tanigin yung sipot. Kung nandito yung sipot, makakapagsabi siya, paano kami gumalaw kahapon? Kasi nabi ko, ganun talaga. Obligasyon akin yan. Binigyan ka ng obligasyon as a training director, gawin mo. Hindi yung aatrasan mo, hindi babaliwalaan mo, paano ka mag-iibol? Paano ka gagaling? Binigyan ka, head ka ng EOA, galing mo, galingan mo dyan. Kasi sa'yo yan, dinidevelop mo yung millionaire's attitude eh. Diba? Binigyan ka ng BBA, huwag ka mag-complain. Paano ka mag-complain? Di ba gagaling ka dyan? Ano, hirap na pressure ka? Di ba dapat excited ka? Alam mo, pag ang isang bagay, sitwasyon, imbis pressure, excitement ang naramdaman mo, doon ka palang kagaling.
mag-iipon. Yung time, yung every time na yung pressure, papalitan mo excitement, obligation, you're excited, may dinidevelop mo sariling, pagyayaman mo sarili mo, excited ka. Sa evolution, your parents just think, di ba ito siya, parang, oh man, then you're very excited. Then sa reality, eto ako may sitwasyon ko, excited ako dito. Aangat ka. Hindi ka mai-stop sa sitwasyon mo ngayon. Hindi yung ganyan ang mukha ng malulungkot. Eh, bro, kumina. Ang kita ako, bro, kumina. Siya, yan! Diba? Pa, dapat kumina to. Dapat. Sabi ko, when you complain, when you, diba, boom, drop ka na. Pero pag na-excite ka, nag-create ka ng bagong path, ng bagong way, ng bagong brands, ng bagong reality. Mas maganda. Kaya, oh, millionaire's club pa yun. Millionaire mindset pa kayo. Millionaire's attitude pa kayo. Actually, itong trip na ito, para sa mga millionaire's club. Yung mga president, sabit lang yan. Pero, at least makakatulong din sa kanila ito. Kayo, millionaire's club kayo. Kaya lang, ang attitude nyo ba, millionaires? Ang mindset nyo ba is millionaires? Remember, na-acknowledge ka ng company. The problem, hindi mo in-acknowledge ang sarili mo, kaya hindi mo ginagawa yung obligasyon mo sa sarili mo. Hindi mo tinatayuan. Tumatakbo ba sa obligasyon? Ayaw ng pressure? Ayaw pa rin illusion? Ayaw mo ito. Ayaw mo ng buhay. Ayaw mo ng buhay na nasa taas. Ayaw mo ng nas. Ayaw mo. So be it. Sabi ng cosmic, so both it be. Okay. Your wish is my command. So, kaya minsan, stagnant kayo. Kasi hindi pa kayo millionaire mindset. So sa ngayon, total na recognize kayo ng company. Please recognize yourself. And trabawin mo yan. Kasi hindi lang pang forma yan. Pang trabaho yan. Para kang binigyan ng damit. Wow, ang ganda ng damit ko. Pang-panglaano ka lang to. Pang-pamisa-misa lang to. Pang ano na to, events-events lang to. Pang-occasion-occasion lang to. Ganda. No! Binigyan ka ng damit na pang-millionaires. Binigyan ka ng title. Pang-trabaho yan. Pang-araw-araw yan. Pang-araw-araw yan. I-own mo na yan. Na-recognize ka, i-own mo. So, millionaire mindset ka naman. Millionaire's attitude. Galawan, pagsasalita, trabaho. Guys, ang dami kong kilalang milyonaryo. Tarihin mo si Chris. Alam niya, nakapakilala ko sa kanya. Sus, ginupang trumabaho, kahit kalabaw talaga. Kalukuhan yung sinasabi doon. Huwag kayo maniwala rin ang pagbibigay, pasarap-sarap. Hindi. Kahit kalabaw. Yun ang totoo. Kahit kalabaw ang milyonaryo. Tama ko, hindi. Kaya pag ikaw, kahit kalabaw ka, tama ka. Pero pag ikaw, pa-VIP ka, mali ka. Hindi. Kapo lang eh.
Yung may-ari, sino mga taga Nabota State, taga Manabon dito, taga Malicious? Alam niyo yung Solinin. Ay, basta malaking yung kampanya na. Lahat na parang sa Nabota, sa Malicious, sa Venezuela, Solinin. Paano yan? Di ba? General partner. Kanya yan, si Jojo. Nung isang araw, nag-challenge kami sa football. Si Pag! Kaya saan pa ka, baka, alam mo, ang millionaire, nakaka-inspire kasi pag nakita mo sila, grabe to. Talaw, tabaw, tapos, abot, kahapon. Oh, kasi pinagpid niya isang friend namin, nag-attend sa isang events. Tapos, pakita lang. Alis agad kasi may meeting pa. Kasi ay, Brad, pwede pa kita lang dito yung, ano, ito, magkano to? Magkano kasi may ano ka lang sa tulakan dito na pinagawin yung konvensya namin dito. Sabi ko, ba't kayo mo sa hotel? Hindi na kami pinapayagan sa hotel eh. Bakit? Eh, kasi once sa Sofitel kami. So, dito sa isang hall, may kinasal. Kami naman dito. Yung organization nila. Tama-tama, tapos na rin kasal, tapos na rin sila. Hindi labasan ni mga kailan, sila labas na rin yung mga demo nilang kabaong. habang lumalabas yung mga tinasan, yun na labas na rin mga kabaong, sabay-sabay. Nagreklamo yung mayaman at Chinese na mayari na ano, yung tinasan. Yung sila, invested. Alam mo siya, diba, pinagluloko namin dati King of Benin, parang niloloko namin sa Toro. Parang may tawag sa kanya namin eh. A queen, prince of death, parang ganyan eh, kasi ang negosyo din. Pero siya, proud siya. Proud siya, ang negosyo niya kabaho. Sabi ko, pwede naman kasi gawin niya, hindi, mas maganda na dede mo ang kabaho. Sabi ko, oh, sige, okay. Itong hall na ito, pwede yan. Pero diba, ang dami kong kaibigan ngayon, ng mga big time. Isa lang nakita ko sa kanila. Grabe sila sa obligasyon. At grabe sila makinig. Para matutunan isang bagay. Ang grabe din sila kung marunong silang mag-positive ng pressure. Tanggap nila yung pressure. And hindi ko nakita sa kanila mag-complain. Kaya, kayo, kung nagko-complain kayo ngayon, dahil too much pressure in your hand. Too much pressure in your hand. You're not belong para magkaroon ng power. Yun lang. Na-enlighten ba kayo? Kasi lahat sa blessing dito, tama hindi? Tama hindi? Yes. Tama rin kayo dyan. Pero tanggalin niyo yung complain. Second na. Huwag wala si Newt eh. Ay, hindi siya kasama? Hindi ko nagsabi. Nagsabi? Saan na lang sa kaya? Wala po ay dito. Kaya ngayon, ako ba? Natututo ako. Natututo rin ako sa mga, ganyan pala dapat. Ibol, ganyan pala. Kaya ko yan. Ganyan pala, ha? Kaya ko yan. Ganun na nga dito ko, silently, ganyan ako. Titignan ko sila, observe ko sila. Ganyan pala, kaya ko yan. Ganyan galawan, kaya ko yan. Kagalingan ko pa. Ganyan pala dapat. Sige. Hindi automatang ito. Obligasyon, sige. Go next. Ano pa? Ganyan ba? Sige, gagawin ko yan. Gawin natin yan. Sige. Ang sarap. Sarap na tanggap ka na tanggap. Sarap. Ang sarap. Nakakagaling. Nakaka-excite. Nakakapayakan.
nakakabigay ng happiness, nakakabigay ng joy sa puso. Nakakaano ng utang. Then, nakayaman. Okay, sa may mga question tayo ngayon. Okay, sa may mga bagay na hindi naiintindihan dun sa mga pinag-usapan natin. Uy, tanong kayo, Michael. Dali. Yung may mga bagay na hindi lang. Sino lang may, ay ko na lang may runner. Sino magtatanong? Baka may mga pwede tayong pag-usapan. O buong buo na sa inyo. Nakuha niyo yung key. Tama ba? Okay na sa inyo? Kaya niyo na? Ha? Actually, hindi ko kayo masisimis sa parang. Ang maganda kasi sa akin, lumaki ako sa traditional na negosyo. In reality, nakita ko talaga yung galaw ng mga mayaman. Yun ang medyo gusto ko i-share sa inyo. Ang problema dito sa network marketing. May mga teaching na, may mga nagtuturo ng kapulpulat. Sorry. Kapulpulat, kapalpalang mga, kalokohan. May turo na. May mga nagtuturo-turo ng kalokohan. Dito, may promotion na yayaman ka, hindi ka gagalaw. Yayaman ka na hindi ka mahirapan. Tama, may ganong mga narinig kayo? Tama? And you buy that story, you buy that teaching. Binili mo, you bought it. Yung ganong teaching. Binili mo eh. Naniwala ka, di binili mo. Awas eh. Umiiling ako nung ganon. Talaga lang ha. Talaga yan. Sabi mo yan. Pero hindi ako naniwala. Dahil nakita ko ang galawan ng totoong mga mayaman. Ng mga lumayaman. Nakita ng dalawang mata ko at nakikita ko pa ngayon. Ngayon mayaman, in love na in love sa trabaho, in love na in love sa action. Ayaw nila kumuulang sila. Ayaw nila nagpapahinga lang sila. Ayaw nila. Wala silang VIP attitude. Trabaho talaga sila. Kaya, some of you, sa mga top earner, nakita mo mga ba ang kita mo? Check mo yung reality mo. Kusta? Kulang ka sa trabaho. Tama hindi? O kayo? Tama hindi? O ba tumina ang kita mo? Diyos naman, buta yung maglupo. Ah, kung nagtatrabaho ka ng todo, hindi yan hihina. And you complain ano, the market, you complain the system, you complain na ano, the June, mahina ang pasokan, dami mong, i-justify mo lang yung paghina. Pero kung tutusin, pwede naman yun, kulang ka sa trabaho, tigil ang tigil ng time. Iyon ang maganda kasi sa traditional. Sa traditional, alam nila kasi, tanggap nila, magtatrabaho. Dito kasi, medyo may pagkaasa system. Dahil nga may teaching ng mga iba. Alam mo, ang grupo mo, pag lumaki na, love and right, okay na yan. Okay na yan. Ano tayo? Chillax na tayo. Mag-lifestyle tayo. Mag-focus muna tayo sa mag-monkey business muna tayo. Tama? Ayun, tapos iiwan. Tandaan nyo, oo ngayon bata pa kayo. Pero minsan bata ka na lang mag-isip, pero yung katawan mo din, yung itad mo din na rin pabata ng pabata. Mag-seryoso na kayo. Mag-seryoso kayo. Seryosohin nyo na to. Hindi ko siya tinanay. Seryosohin nyo. Alam mo kasi, pag nakita mo ang sarili mong millions, worth your world millions, seryosohin mo kayo.
para talaga lumabas, mag-accumulate kayo ng mga bagay na babayaran nyo. Ako din ang sinasabi ko. Mga bayaran, bakit? Pressure. Diba? Oo. Pero kung love mo yung pressure na yan, maging creative ka. Okay. Sarap kaya? Sarap kaya ang daming na-accomplish. Material things, sarap kaya? Kasi iba sa iba niya doon, nagtakotse na dati, ngayon, takot na magbili ng kotse. Ayaw na pressure. Sabi ko, ipaulit-ulit tayo, hindi ka nang gagaling dyan. Kasi ang bilis, hindi ka nang mag-iibol dyan. Wala na akong mangyayari sa'yo dyan. Kasi walang negosyating ganyan. Diba? Ikaw din nagsiselect ng ano eh. Ng level mo. Ikaw din nagbibigay ng level mo. Ikaw nagmamark kung saan nandun ka lang o nandito ka lang. Eh, dapat ang atin dito, ah, kahit ganyan pala, ganyan. Gagawin ko yan. Gagawin ko yan. Ganyan pala, discount ko. Tama? Uy! Yes. Okay na ba kayo? Yes. O sige, question na lang tayo. Okay na. Wala na. Meron? Jose? And good morning, Mendoza. So, tanong ko lang din, bro, kasi nung umakit din kasi ako sa Philippine Arena, so pag after nun, di ba, bumulusok sa Facebook yun, yung mga posting. So, yung number one nung nagtatanong yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko, yung mga kilala ko na, saan yung million? Yung mga physical, nahanapan ako ng million. So, nag-try ako ng million circle. Ano yung magandang ano dun, bro? Sila, nainom ko siya na yung pinapanood. Na di ba, nahanap nila. Saan na secret? Ano yung doon ko? Award dyan, accumulation ng tinita. Ang sinasabi ng kapatid mo, saan yung million? Sakit ba kahit hingi ka? Gaano kayo ka-close kang kapatid mo? Nakakapag-jokes ka ba sa kapatid mo? Kaya mo i-jokes? Ako kasi pag ganyan, mas magandang sagot gino-jokes. Kasi pag gino-jokes mo, smooth lang. Walang emotion. Pero, hindi ano yan, ganyan-ganyan. Pag gano'n ko ma-explain, yan ang technique dyan. Di ba, ito, pag-jokes lang, they don't take it personally. I seriously, di ba? Ano nga ba, sabi mo, ano? Wala yan. Pwede, secret. Asa namin yung secret. Tapos, hey, di naman ito ganyan. Mahala ka. Ibabalik mo lang. Ang maganda sa jokes, ibabounce mo lang. Wala kang pressure, wala kang mararamdaman mo. Hindi tatalab sa'yo. Yan yung magandang, ang jokes kasi maganda yan, pang wall. The best siya na technology pang wall na hindi yung both part hindi magkakasakitan, mamimintin. Kasi, anong purpose, di ba? Anong sinabi mo sa kapatid mo? Hindi ba kasi, bro, kasi nung mga nag-upos ako sa Facebook, bro, yung mga, comment niya na bro, parang, sumasalwa kasi ganun sa post. So, meron ako po, pinang-bablock sila. Di ba nung una-una pa naman, yun yung technology dapat. Pag mga kamagana, na alam mong hindi naman kaya kong intindi ng marketing, ng online marketing, hindi naman natin sila binablock na parang, inalang natin sila na parang, huwag ka muna mag-istorbo sa negosyo ko. Kasi total, wala ka namang tiwala sa akin. So, ang pinakadami sa atin, para walang masyadong paliwanagan, look, unfriend mo na, okay, abla. Sa kang tanong,
Ito ang tanong kasi dyan, anong purpose ng isang mga kamag-anak? Ito, na purpose, mga purpose ng mga kamag-anak, pinsan, magkaibigan, ba't minsan pinupuri ka? Number one, pag pinupuri ka, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero meron dyan kalimitan, pupuri ka kasi mamaya-maya, pag nakuha na ugali, pag medyo okay na, utang ka na. Kaya ingat kayo sa puri. Kaya, oy, basta ka na. Yung iba namang, ita-challenge ka. Kala ko hindi yun ka. Pero hindi yan ang purpose niya. Kasarin ka, hindi. Pag nakuha ka niya ito, ang purpose niya, makaupo, makahingin ng balato kung bimili. May mga purpose na dyan, may agenda na dyan. Pwedeng, aasarin ka, kasi pag nalang, kasi dalawa yan, parang ito yun eh, parang ito yun. Birthday mo, di ba? Hoy, bumili ka ng baka. Mahal, hati tayo, gusto mahal tayo, lahat ng pera eh. So, kinakalabit ang ego mo yan. Itinetest, tanda nyo to, tinetest nila ang ego mo kung bibigay. Di ba normally tayo, pag nakalabit ang ego mo, yung ego mo, ay hindi pwede eh, yayabang ka, yayabang ngayon. Mapaglaro ang tao. Kaya do not underestimate, kala mo, taga-probinsya, kala mo, kamag-anakan, marunong yan. Meron sila itong gift, how to survive. Marunong sila yan. Tama ba? Pwede nga asarin ka para kang kalimitin ang ego mo pag nahook ka. Ano? Wala ito naman, dahil parang pera eh. Nasaan yan? So laging may intention ang tao pag nagkaroon ng action, it always have an intention. Tama ba ako nun? Okay. Kung good intention, isang congratulations, that's a good intention. Saan congratulations, winner's club ka na pala ng company mo. Uy, congrats, ang dami mo ano. So ngayon, congrats. It's a good intention. Pero, pag hindi doon related, uy, may pera! May bad intention na. Asarin ka. Tinetest ka, sinachallenge ka. May pera! Sali mo naman ako dyan. Yung ba ang tamang approach? Ang tamang approach, ay, tama, pwede ako dyan sa negosyo niya, tulungan niya ako. Pwede ka gawin ko rin yan. Yun ang tama approach. Kaya yung tao alam mo, pwede ka turuan. Ito ba, gusto mo paturo. Pero yung balat na, boy, pag sumali dyan, ayaman ba? Kaya yung mga taong, gusto niya, payamanin mo siya, pero hindi siya magtatama. Kaya yung mga taong takot sa obligation. Mag-iimbest ako ng 7 minutes, hindi nga, payamanin mo ka ako. Pero pag yung saan, turuan mo ko dyan, gusto mo ito na dyan. Yan. Smoke yan. Anong mga banat sa'yo? Yung madalas kasi, bro, di ba, nakatatlong pa rin lang ang sasakyan eh. Ang kumbaga, inaano nila ako na, kung totoong sa'yo yan, dalhin mo dito sa probinsya yan, then pakita mo sa amin yung ORC ang sasakyan. Which is ang pangalan talaga sa'yo. Matindi. Okay. Bakit? Sabi mo, bakit? Yung, para saan yung challenge mo? Para sabi mo, anong goal mo? Tanungin mo, anong goal mo? Ba't ko, yung challenge na binibigay mo sa'yo, anong goal mo? Anong intention mo? Business talk, come on, let's do this. Okay, fine. Bigyan ka. Anong goal mo? Pag pinakita ko sa'yo, for what? Tanungin mo sa'yo. Nasali ako, oh, sige, fine, no problem, deal. Ipon ka ng pera, pakita mo sa akin yung pera. Uwi ako dyan. Business, nakikipag-business na sa'yo, di ba? Sina-challenge ka niya. Ako, nung nakaraan, how to be you, sabi sa akin. Sabi ko, how to be me? Sabi ko, how to be me? I don't know. Tapos, niloloko ko lang. Niloloko niya ako, niloloko siya. Pero hindi seryoso ako.
baka pwede mong turuan ng big business. Sige, ito muna. Binigyan ko siya ng mga loob attraction, mga ganun-ganun, ganun panoorin mo. Sabi ko, pag feeling mo, naniniwala ka dito, at kaya mong gawin ito, mag-usap ka. Hindi naman yung message pa. Kasi laging ano yan eh, parang laging may intention mo. Hanggang ano sa hanggang dumating, ano hanggang saan kayo umabot doon sa usapan? Sige. Yung nagka-encounter kasi nga ako ng ganong situation, bro. Kumbaga, sina-challenge ko na lang yung sarili ko, bro, na di ba lagi yung teaching nyo na huwag magpatunan. So, kumbaga, binabayaan ko na siya, bro, na kumbaga, kahit na mag-focus ako sa inyo, dito na ako sa mga leader. Kasi, kumbaga, wala naman ako dapat patunayan, bro. Hindi, minsan, pag gano'n ka, gano'n mo. Anong intention mo? At mukay naman. Kano? Anong dahilan? Anong purpose mo? Anong purpose mo? Anong intention mo? Ba't kailangan ako ipakita sa'yo? Anong intention mo? Laging ganun. Anong goal mo? Ba't kailangan ako ipakita sa'yo? Anong intention mo? Kasi sabi mo, hindi ko naman ikaw kinukumbins. Hindi kita kinukumbins. Pwede gano'n. Ngayon, pwede sa grabe ka naman. Eh, pag sinabi ako, grabe, ibang iba ka na eh. Sabi mo, judgmental ka naman. Sinagot ko na yung sagot sa loob niya. Pero minsan talaga, pag mas busy ka, pag wala kang time, huwag mo na sagutin. Kasi parang di ako pinansin mo. Kaya lang, minsan ka tayo nangyayari. May inspire sa'yo. At least, medyo nilevel tayo. Ha? Kasi kayo, malalo na rin gawin. Medyo matataas na rin. Nilevel tayo. Ha? Minsan kasi, na-inspire sa'yo. Na ibang networking sumama. Kasi kala nila yung networking ginawa mo. Kaya nang mangyari sa'yo. Nagtataka ako eh. Meron akong kaklase, sobrang ganda. Nag-miss calendar pa to. Hindi naman. Kami parang ano na. Hindi ko ina-approach. Diba yung nung anak, nakita ko, Up, ang ganda ng baby mo. Tapos hanap ako sila ng comment. Wow, Ups, congratulations. Ups, pumasok ko sa networking. Well, Glenn, network ka, no? Oo, kasi di mo in-invite, tinry ko lang. O, ano nangyari? Wala yung tone na ako. Wala, ito may nag-upline sa'yo. So, nangyayari yun eh. Nangyayari yun. For fun na lang. Pero minsan kasi di ba pag feeling natin, pag kamag-anak natin, yung obligation pabigat. Kailangan mo siyang, kailangan kasi pinsan mo, kailangan yumaman sila. Which is, yun nga eh. Pag kamag-anak, talagang matinding obligation kasi katubo eh. Tama. Siyempre, gagawin mo rin. Pero, bigyan ko yun ng ano, pag kamag-anak, tingnan nyo siya na business partner. Para fair lang yung obligation yung ibigay mo sa kanya. Huwag naman too much. Kasi, tama eh, mag-ano ka ng obligation. Pag, alala na sa mga kamag-anak. Pero pag too much sa alam mo yung bigat na, bitawan mo. Kasi, yung word na obligation, yung, di ba sabi ko, ang unang mong obligation, ibibigay mo kanina, sa kanila o sa'yo? Sa kanila o sa'yo? Sa'yo. Ibibigay mo na yung obligation mo sa sarili mo, na dapat mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa iba. Tama. Pag alam mong too much na rin obligation na pero hindi mo ma-adjust ka na, makikukos na rin siya ng drain, medyo magbawas ka. Tama? Pag alam mong medyo madidrain ka na at nakakapos, pwede ka naman, okay, saluhin mo muna ito. Like sa inyo. Pero, kaya nyo eh. Bata pa kayo. Tama. Paano yun? Yung obligation ko sa family ko, lahat ko. Tanong ha, gito ha, tanong.
be sure na binibigyan mo obligation, especially sa family, nag-grow rin sila. Pero pag minsan, ikaw na lang nag-grow, medyo magbawas ka na obligation sa kanila. Tama yun. So, yung obligation, tama siya. Kasi tama talaga. Be sure yung obligation, pero unang obligation, binibigyan sa kanino. Obligation mong mahalin ang sarili mo kaysa sa iba. Na huwag naman too much kasi baka i-abuse ka nila. Tama? Tama. Pero kung alam mo ang capacity mo, gagawin mo pa ako dito. Sige, tanggapin mo lang. Ayan pa yan. Maging fuel sila. Pero pag yung alam mo, oh, teka lang, na-overuse na rin ako. Kailangan bumitaw. Tama. Pero kailangan mo mag-take ng obligation. At kailangan mo mag-commit sa obligation. But to not to the extent na madidrain ka na. Pero to the extent na nag-develop ka pa, to the extent na gumagaling ka, gulang, gulang. Pwede. Meron pa? Okay. Basta, ano lang, joke mo pag gano'n. Kasi ako yung mga tao, video joke ko lang, ito mo. How to be me? I don't know. Kasi minsan pag sineryoso mo, papasok pa ka ng drama niya. Position, ano, ayun. next, may tanong ka? Tanong! Ses, lang naman oras na yung ito. Tapos na. Okay lang. Tapos na eh. Wala naman tanong. Ano yung sasabihin ko? Meron pa any for clarification? Clarification. Kasi ganito ang meron akong kaibigan, classmate ko siya, tapos sabay kami sa networking. And ako yata na rin. Tapos naglabas din siya ng result, pero ibang company siya, iFirm. Tapos continuous niya akong in-invite sa kanila. Tapos sabi ko, gusto ako pa makipag-meet sa'yo as friend, pero hindi ako talaga sasali sa'yo. Hanggang one time nag-post siya na sabi niya, Rami, kilala nito, di ba? Si, ano, galing in global yun, kasi lumipatan ko sa amin. Pero kilala ko yung tao na yun, na nakita ko sa sarili ko na follow, pina-follow ko yun, sinisipers, kasi idol ko rin yung tao na yun. Kasi ang laki ng list ng, yung malaki sa BNG, ano yung mga pangalan? Si, ano? Yung nakasalabi. Yun. Si Mark. Tapos ano, ang tanong ko lang po, bakit kaya may mga ganun naman dito? Mark Yulo. Mark Yulo, idol mo. Kaya mo kikita yun. Of course, wala siya kikita sa A. Di siya makasabay. Di siya maka-online. Paano siya makasabay? Yung A magagaling. Anong laban niya dito? Ang husay dito? Alam mo, A, pag, alam nila yan, pag sa A, iba, iba leader sa A. Maraming nag-attend niya na pili nila dahil may history sila sa from other company, mahusay sila, tingin nila. Pagdating ito, kulelan sila. Yung kinikita ni Yulo, wala pa sa kinikita ni Lincoln. Oh, paano ka, di ba? Tapos, napapahiya na kasi dikit sa company, tapos pinitiap. Kasi pinipilit na company na, siyempre, nasa weak side yun eh. Eh wala siyang makuha ng skills eh. Bakit? Ito kasi nangyari. Kasalanan ko. Ako nagsimula.